Magyuan ni pa rin bagong episode na naman ng mga kababalagaan at mga pangyayari yung hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag lang tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Ayon sa mga paranormal expert, ang mga nilalang na hindi natin nakikita ay siya namang nakikita ng mga hayop na nasa paligid natin. Well, kung ganoon man, ay malamang sa malamang ay ganitong-ganito ang nakikita ng asong ito. Isang umaga na ang babaeng ito ay nagpapahinga sa kwarto nito nang sa hindi nito may paliwanag na pangyayari, ay biglang naging balisa ang alagang aso nito. Tila ba natatakot ito habang nakatitig at nakatingin sa isang sulok. Well, watch. Tila ba nanginginig ang alagang aso nito habang nakatingin sa sulok. Bumaba ang alagang aso nito sa kama habang patuloy itong nakatingin sa kung anumang bagay ayaw nila lang ang nakikita nito sa loob ng silid nila. Dahil sa kinakabahan ng babae sa inaasal ng aso nito, ay muli niya itong tinawag upang lumapit sa kanya. Kung ano man ang nakikita ng aso ay tinahulan pa niya ito. So maaari kayang may unseen entity silang kasama na tanging ang alagang aso lamang nito ang nakakakita. Gaya ng ibang footage, talagang misteryoso at makapanindig balahibo ito. So ano sa palagay mo ang nakikita ng aso? Mahilig ka ba mag-camping? Well, kung ganoon man ay talagang ang video nito ay magbibigay sa iyo ng 100% goosebumps. Isa lamang ito sa real footage ng mga nakakatakot na encounter sa mga nilalang na aatake sa iyo pag nalingat ka sa kabundukan. Ang lalaki sa footage ay nag-overnight sa kabundukan nang sa pagbukas nito ng tent, ito ang makikita niya. Isang grizzly bear ang siya palang babati sa kanya ng magandang umaga. Pero para sa grizzly bear ay isa lamang siyang masarap na pagkain. Agad na isinara ng lalaki ang tent ngunit makikita ang gustong pumasok ng grizzly bear sa loob. Dahil sa patuloy na pagpupumilit ng pagsira ng grizzly bear sa tent ay nagsisigaw na ang lalaki upang takutin ito. Sa kabutihang palad ay tumigil din ang bear. Nang wala na siyang marinig ay marahan siyang sumilip at lumabas. Wala na ang grizzly bear sa paligid niya. Kaya naman kung mahilig kang mag-camping overnight, ay always be ready. Baka hindi ka pala rin tulad ng lalaking ito. Ah! Ah! Ah!
Ito naman ay mula sa Life of Luxury na may mahigit 7.1 million subscribers. Sana tayo rin gamulti. By the way, sa episode na ito ay pumunta sila sa bahay ng babaeng kumontak sa kanila na nagngangalang Lucy. Ayon kay Lucy, ang mama nitong si Gloria ay nagbubuntis. Ang nakapagtataka rito ay paanong magbubuntis ang mama nito na wala namang kinakasama. Naniniwala siyang nasa demonyo ang pinagbubuntis nito dahil sa kakaibang mga kilikilos nito na di umano'y hindi nagawain ng isang tao. Upang makahanap ng kasagutan ay kinontak niya ang Life of Luxury upang tulungan siya at bilang patunay ay nagpadala pa ito ng footage. Nang makarating sila sa lugar ay agad silang kumatok. Hey, I know this is weird, but your daughter emailed us. She says she's concerned about you. No, that was me. Labis na pagtataka nila nang ang inaakala nila ang babaeng magbukas sa kanila ay ang mama na nag-email sa kanila. Pero ito pala ang anak. Well, baka gets mo na kamulti. By the way, pumasok nga sila. What? She was just there. She's gone? Well, where did she go? I don't know. She's really unstable tonight. Wala na ang mama nito sa puwan. Chester, where are you going? I just gotta go to the car. Going so soon. Biglang dumungaw si Gloria sa kabilang kwarto na labis na ikinatakot ng kasama niya. Is that her mom? All right, well, we need to sit down and talk with them. Bro. So, Lucy, you emailed us because you're concerned about your mother Gloria's pregnancy. This isn't natural. She's 78 years old. I don't know how this happened. Have you tried asking her how she conceived this baby? How could I ask her? She lost her mind years ago. Hey, Mom, how did you get pregnant? Sa patuloy ng pakikipag-usap nila ay nalaman nilang 78 years old na si Gloria. Ayon pa sa anak nito ay matagal na itong wala sa katinuan. Kaya hindi siya masagot nito ng maayos kung paano ito nabuntis. Ang papa ni Lucy ay 10 taon na ring patay. Please tell us, how did you become pregnant? Habang patuloy ang pakikipag-usap nila kay Gloria ay dito na tila ba manganganak na siya. Kaya naman agad lumabas si Lucy at tumawag ng tulong. Dude, where's she going? Chester! I think she's coming right back. She's gone! She's not coming back! Come on, we gotta go help Gloria. Her water broke. That means she's going into labor. Bro, I don't even think that... What? Hello, boys. Gloria, your water broke. We gotta get you set up. You're gonna have your baby. Akala nila ay manganganak na si Gloria pero bigla itong lumitaw sa harap nila. Gustong gusto nang umalis ng kasama nito ngunit gusto pa rin ng lalaking manatili sa bahay upang matulungan ito si Gloria at malaman kung anong klaseng nilalang ang ilalabas nito.
Habang natutulog sila ay biglang gumapang si Gloria papunta sa silid nila. Nagwawala ito habang inihahampas ang sarili sa pintuan at nagsasabing, "Vessel." Dude, do you hear that? Agad silang tumayo upang tingnan nito at nang pagbuksan nila si Gloria ay nagsabi itong manganganak na siya. Is she there? It's time for me to give birth now. Agad nila itong tinulungan at sinamahan sa isang kwarto. Habang nanganganak ito ay isang itim na likido ang malakas na sumalsik mula kay Gloria. Hinanap nila kung saan ito napunta. At ang susunod na nga na matutuklasan nila ay talagang creepy. What is that? Follow it! Okay! Look! One in there! Alright! It's gone. Wait, what? Where'd it go? Isang humanoid creature ang siya palang ipinanganak ni Gloria. Dito ay kumaripas na sila ng takbo upang makatakas sa nila lang. Pero umpisa pa lamang ito ng kalbaryo nila dahil mas magiging intense pa ang mga susunod pang mga mangyayari. I think it's gone. There's something there! What? Muling nagpakita si Gloria at ito naman ang umabol sa kanila. Dahil sa sobrang takot ay kumaripas na nga sila ng takbo palabas ng bahay upang agad na makalayo kay Gloria. Ah! 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 Ah!
By the way, ang bidyong ito ay palabas lamang at ginawa lamang for entertainment ng Life of Luxury sa atin. Magpagayon pa man ay talagang makapanindig balahibo ang mga kaganapan sa video. You can check Life of Luxury for the uncut full videos. At kung may alam kayong mga creepy videos, ay comment nyo na yan sa baba o mag-message sa Multifacts TV na Facebook page natin. Dahil talaga nga namang nagkakaubusan tayo ng creepy videos. Ito ay mula naman sa Fourth Wall. Nakita mo ba? Isang white silhouette ang makikita ang nasa hallway na lumulutang. Ito pa ang video ng dalawang magkaibigan na kumukuha ng video sa isang lugar. Ang sa hindi inaasahan ay ito ang mangyayari. Napansin mo ba? Wala nang ulo ang kasama nito ang kumukuha ng video. Dahil sa takot ay kumaripas ng mga kasama nito. Ang imaheng ito ay na-post sa Facebook na nagpapakita ng kakaibang imahe na nakunan sa isang landmark na kilala sa tawag na Old Stone Face na matatagpuan sa Pabstone National Monument. Well, pagmasdan mong maigi ang imahe. Nakita mo ba? Ayon sa mga nakakita nito ay tila ba isa itong espiritu ng Native American boy. Umani ito ng maraming debate sa internet. Ayon sa mga skeptic ay Photoshop lamang ito upang makaagaw ng atensyon sa social media. Ayon naman sa isa pang comment ay ang mga klarong imahe ng multo ay madalas na pinagkakamalang hoax o gawa-gawa lamang. Habang ang mga blurred images ang siyang pinaniniwalaang genuine o totoong kuha ng mga multo. Magpagayon pa man, ano sa palagay mo ang imaheng ito kamulti? Multo kaya ito ng Native American boy o may iba ka ring paliwanag patungkol sa imaheng nakunan? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.